Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon, 302 concert amplifier, ayan siya. Kung titignan nyo, ayan, marubi siya, maraming alikabok. Ito pala mga boss, kasama niya itong equalizer na ito, magset sila mga boss. Ang issue pala nitong amplifier na to, yung kanyang mga potentiometer control. So yun ang mid, bass, tsaka treble. So yun ang kanyang problema. Meron naman siyang sounds mga boss, kaso kapag pinipihit natin yung kanyang mga tone control like bass, mid, high, balance, hindi nagre-response yung kanyang mga potentiometer. So yun bale ang pinaka problema niya. Ayan sila. So kadalasan pala mga boss, itong mga concert na yan, yung 502, 302, yan yung palaging nasisira, yung mga potentiometer control. Common na yan mga boss sa mga amplifier na concert. Yan yung palaging nasisira. So ang gagawin natin ngayon mga boss, bubuksan natin, papalitan natin yung mga potentiometer. So bago yan, kung bago pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell para sa susunod na mga video ang gagawin natin, ma-notify kayo. So bubuksan na natin. So ayan yung loob niya mga boss, kung napapansin nyo, yung mga pyesa niya natakpan na ng mga alikabok. Ayan, kung titignan nyo. So ngayon mga boss, gagawin natin, lilinisin muna natin. So ayan, tapos na natin may brush. So ngayon, ang gagawin natin, gagamit tayo ng ganito para matanggal talaga yung mga dumi niya sa loob. So gawin na natin. So ayan mga boss, kung napansin nyo, medyo luminis naman siya kahit papano. So ngayon gagawin natin, itatry natin na may music. So maglalagay tayo ng speaker, tsaka ng RCA plug, ayan, eto. So ilalagay na natin. Panda rin natin para malaman natin kung alin ba dito sa dalawang channel na to yung hindi nagre-response yung mga potentiometer. So gawin nyo, isang speaker lang muna yung ilalagay nyo para may trace nyo kung alin channel yung may problema dun sa mga potentiometer. So tulad nyan, isang speaker muna yung nilalagay natin para marinig talaga natin kung hindi nagre-response yung kanyang mga potentiometer control. Nalagyan na natin ng speaker wire, ayan, tsaka ng RCA plug. So ngayon, play tayo ng music. Ipapower on natin tong ampli, pagkatapos play tayo ng music. So ipa-plug na natin, ayan. After natin may plug, power on. So napansin nyo, nag-power on naman siya. So play tayo ng music, titignan natin kung lalabas ba yung kanyang sounds. So play na natin. So ayan, kung napansin nyo, naka-play na yung ating music. So i-volume natin. So kung napansin nyo mga boss, tumunog naman siya. So i-try naman natin yung kanyang mga tone control. Try natin kung magre-response ba yung kanyang mga tone control. So try natin. Ito yung kanyang bass. So kung napansin nyo, nag-iba naman siya nung pinihit natin tong kanyang bass. Ayan, nawala yung kanyang bass. So okay naman tong kanyang bass control. So dito naman tayo sa mid, try naman natin sa mid. So kung naririnig nyo mga boss, nagre-response din naman tong kanyang mid. Ayan siya. So punta naman tayo dito sa kanyang treble.
So kung napansin nyo rin mga boss, nag-response din tong kanyang treble. So ito naman, ito yung kanyang balance. So try natin. So kung napapansin nyo, hindi nawawala yung kanyang tunog. So meaning, ito may problema. Yung kanyang balance. Ayan, kung nakikita nyo, balance. Kailangan pag pinit natin sa right yan, dapat mawawala yung tunog or sa left. Kung nakikita nyo, kahit saan natin iset yung kanyang balance, hindi nawawala yung tunog. So, may problema to. So, yung volume. So, base naman sa volume niya, wala din naman siyang problema. So, lipat naman natin yung kanyang speaker dito sa kabila. So, dito naman natin ilipat yung speaker para malaman natin yung kanyang left and right kung nagre-response ba yung kanyang mga tone control. Yung kasing mga tone control, mga boss, stereo din yan. Napansin nyo yung mga tone control, dalawa yung kanyang terminal. So ngayon, kung napansin nyo, ito, nakalagay ito dati dito sa positive na to. So ngayon, nilipat natin dito sa kabila. So itatry naman natin dito sa kabila. Ganon din yung gagawin natin. So i-volume na natin. Pagkatapos, titignan natin kung magre-response ba itong mga potentiometer na to. So, volume na natin. So, kung napansin nyo, umaandar siya. Umaandar din yung kanyang kabila. So, dito tayo sa bass. Pakinggan nyo kung mag-iba yung tunog niya kapag inikot natin tong kanyang bass control. So, ikot na natin. So, kung napansin nyo mga boss, nung inikot natin yung kanyang bass control, nagre-response naman siya. Kung titignan nyo yung speaker, tsaka yung tunog niya, ikot natin. Ayan. Nagre-response naman yung kanyang bass. So, dito naman tayo sa mid. Ikot natin, titignan natin kung lalakas ba yung tunog niya kapag inikot natin tong kanyang mid. So, i-try natin. So, kung napapansin nyo mga boss, hindi nag-iiba yung kanyang tunog kahit na pinipiit natin tong kanyang mid control. Ayan, kung titignan nyo, mid yan. Ayan, mid. Walang response tong kanyang mid. Pero dun sa kabilang channel, nung nilipat natin yung speaker, umaandar naman. So, bali yung problema nito, yung kabilang channel nitong volume control na to, may problema. So kung mapapansin nyo, pakinggan nyo yung tunog. Ayan, wala. Walang response. So, punta naman tayo dito sa kanyang treble. So, ikot natin. So, kung napansin nyo, yung kanyang treble, nagre-response. So, okay naman tong kanyang treble. So, yung volume. Okay naman din yung kanyang volume. Kaso, base sa pag-ikot natin sa mga tone control niya, parang may sabit na. Hindi na maganda yung ikot niya. Parang madulas na rin sila. Ayan, oh. Madulas na. Siguro dahil na rin sa katagalan ng ampli na to, kaya ganyan na rin yung kanyang mga control. Pero mas better kapag ganyan, mga boss. Kapag ganyan, mas better na palitan na natin itong mga control. Kung napansin nyo, yung kanyang mid at saka yung balance, talagang may problema to. So, itong kanyang bass at saka treble, volume, base sa pag-ikot natin, nagre-response naman sila. Kaso, yun na nga, pag iniikot natin, malambot na sila mga boss. Hindi normal yung ikot nila. Ayan o. So, gawin na lang natin, palitan na lang natin lahat itong control. Mga control niya para pareho na lang silang bago. Ayan. Para sigurado na lang din tayo, palitan na natin lahat 'to. Mura lang naman yung mga volume control, mga boss.
Tig 20 pesos yata kada isa. Sa tunog, mga boss, wala namang problema yung kanyang ampli. So, bali ang may problema, ito lang mga control. Tulad nitong volume niya, kung kayo yung nag-iikot, parang may buhangin, hindi natin alam. Ayan, oh. So, bali ayan, mga boss, ngayon gagawin natin, tatanggalin na natin tong kanyang mga control. Papalitan na rin natin para sigurado na lang tayo na hindi siya babalik sa atin. So, tatanggalin na natin tong kanyang mga control. So, bali, ito yung kanyang tong control. Ayan, tinanggal na natin dito sa ampli. So, tatanggalin natin tong mga potentiometer na yan. Ayan. Tatanggalin natin to. Katapos, palitan natin. Sa mga ganyan na amplifier, mga boss, yung concert, mga 502, 302, pagdating sa mga tong control, laging nasisira ang mga yan. Lalo na kapag hindi natin madalas ginagamit. Yan yung mga sagit ng 502, yung mga volume control. So, tanggalin na natin. So ayan mga boss, kung napansin nyo, natanggal na natin yung kanyang mga potentiometer. So ngayon, gagawin natin, bibili tayo ng ganito tapos ilalagay na natin dito. So bibili lang muna tayo ng ganito mga boss. So ayan mga boss, meron na tayong nabiling mga potentiometer. So ngayon, gagawin natin, itatap na natin to dito sa kanyang tong control board. So gawin na natin. Ayan, nailagay na natin yung kanyang mga potentiometer. Ngayon, gagawin natin, ibabalik na natin tong control dito sa kanya. Ayan, kung napapansin nyo, naibalik na natin yung kanyang tone control. So, ngayon, gagawin naman natin, itatry natin tong amplifier. Titignan natin kung magre-response na ba yung kanyang mga potentiometer. So, gawin na natin. So yun mga boss, kung napansin nyo, nagre-response na yung kanyang mga potentiometer, yung high, mid, tsaka bass. So ganun lang yung pag-repair sa mga amplifier na sira yung kanyang mga potentiometer. So sana mga boss, meron kayo natutunan dito sa video, at kung meron kayo natutunan, paki-like na lang. At syempre mga boss, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel at paki-hit na rin yung bell para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. So hanggang dito na lang mga boss, hanggang sa susunod ng video ang upload na lang natin. Maraming salamat sa inyo. Peace.